Hi everyone, my name is Shayo and andito ulit si Raven for today's video. So sa video na to, I will share kung paano ako nakakapili ng tamang supplier sa Alibaba as comparing it to a local supplier. Isa sa mga challenges ko na nagbebenta online is marami pang nakikitang similar products yung mga buyers ko na mas mababa ang price. And in this video, I will share kung bakit pinipili ko pa rin ang Alibaba supplier versus local supplier. So kung kagaya ko kayo na nagsisimula sa online business at namimili pa kayo kung Alibaba supplier ba o kung local supplier, I hope you watch along. Tulad nyo, tinitingnan ko ang mga selling price ng mga products na mukhang interesting ibenta online. Minsan, napakababa ng mga selling price ng mga online sellers na nakapanghina rin ng loob. Pero in that manner, tinitingnan ko pa rin sa Alibaba kung magkano yung benta ng mga suppliers doon. Actually, isa sa mga natutunan ko dito sa ganitong klaseng business ay hindi lahat ng stocks mabibenta mo. So kung kunwari meron kang 100 pieces ng stocks na yan, kailangan yung 30% pa lang ng products na maibenta mo, makabawi ka na sa iyong pinakapuhunan. Actually, in retail, ito ay isang parang general rule na kung saan lahat ng stocks na makikita nyo sa isang retail store, hindi yun mabibenta lahat, not unless it's a hype item. So, ang mga retailers, ginagawa nila na yung selling price nila can actually cover 30% of their initial puhunan. Share ko na lang rin na actually maglo-launch ako ng new line of products ko for the iPhone Kalinga cases. So dati, yung mga cases ko ay until 11 Pro Max lamang. So this time, magkakaroon ako ng 12 Pro and 12 Pro Max and 13 Pro and 13 Pro Max. Marami na rin kasi nagahanap ng mga products na yun sa existing line ng mga Kalinga cases ko. So soon, actually, nasa gitna na siya ng dagat ngayon kasi nasa forwarder na namin yung mga products. So soon enough, mal-launch na natin yan. So I hope you subscribe to my channel and I'll share to you, no, kapag kunwari available na siya for selling. Actually, ang pinakakuha ko for the initial product, inventory and stocks na 400 pieces ay umabot ng 26,000 pesos. So yung 26,000 pesos na yon, hindi pa actually covered or hindi pa included yung shipping namin and also yung fees na kailangan kong bayaran pagdating dito. Pero for easier computation, let's just peg it at 26,000 pesos. I-park muna natin bilang yun yung pinakapuhunan natin. Sa 400 pieces ng pinaka-products, doon tayo magko-compute ng 30%. So for now, focus tayo sa 400 pieces. Yung 400 pieces, ang 30% niyan ay 120 pieces. So 120 pieces na yon, kapag ibibenta ko siya, plano kong ibenta ng 300 pesos, makakakuha na ako ng 36,000 pesos. Diba? So sa 10,000 pesos na kinita ko, maganda na yun. Malaking bagay na ang 10,000 pesos at napakadaling magbenta ng 120 pieces. Kung gusto ninyong mas maging critical sa computation, gawin natin na yung 26,000 pesos na puhunan natin, i-divide ngayon sa selling price, which is 300 pesos, makukuha natin ay 87 pieces. So yung 87 pieces na yun, makakabawi ka na from the initial amount na nilabas mo. Actually, 26,100 pesos yung pinaka-computation nun. So, meron ka ng kita. So, any product na maibenta mo after 86, no? After 86 pieces, lahat yun ay kita mo na. Right? So, kung kunwari gusto ninyo maka-target ng inyong return of investment, kailangan nyo lamang ng 86 pieces na maibenta and kita nyo na yung mga susunod na benta ninyo. So ngayon siguro nagtataka kayo kung paano mas maganda ang isang Alibaba supplier at ang local supplier. Naging experience ko na lang rin na mas madaling mag-transact sa isang Alibaba supplier. Lahat doon ay covered na. And also, napakadali ng transaction. Bayad via credit card and then ilang days lang, nandyan na kagad yung product mo. Ready na to deliver sa iyong forwarder. Comparing that to a local supplier, medyo mas mabilis silang magpalit ng mga selling price. Kaya rin,
kahit na kunwari naka-order ka na, yung susunod na order mo, mas mataas na yung selling price mo. So it doesn't really provide you with the security ng initial or puhunan na price mo na kailangan mong i-cover para sa next step or next phases ng iyong online business. Not unless yung business mo ay one time lang, ha? Kung kunwari one time lamang ang iyong product, then mag-stick ka na rin sa isang local supplier. Okay lang rin yun. Pero ito, basing it from my experience, na nagkakaroon ako ng iba't ibang products, pero same yung aking pinaka-supplier, then I actually prefer yung Alibaba supplier. Kaya rin, once dumating na ito sa aming forwarder, dumating na sa aming warehouse, madali na namin itong malagyan ng mga designs, malagyan na namin ng prints, and ready na siya for selling after nung printing namin. So yun yung pinakamaganda at pinakamabilis based on my experience. So again, I hope you support, no, yung channel ko. Subscribe kayo sa channel ko, and I will also share, once available na yung pinaka-product namin, iPhone 12 Pro at iPhone 12 Pro Max, at yung iPhone 13 Pro at iPhone 13 Pro Max na Kalinga cases namin. We're very excited to share it with you. Kasama ko si Raven actually nung nagde-design kami nito. Kung sakali, nag-iisip pa rin kayo na maghanap ng supplier sa Alibaba, o kung nag-iisip kayo kung itutuloy nyo ang inyong online business, magandang way ito para matuto rin kayo on how you can build your brand as well. If ever that you need help with the forwarder, message lang kayo sa akin sa aking Facebook page, and we will give you yung address ng aming forwarder, tapos yung warehouse namin dito sa bahay sa Quezon City. So yun, I hope nakatulong tong video na to. Again, my name is Ryo and this is Raven. Lagi tayo mag-iingat, and I'll see you sa susunod na clip. Bye-bye! See you, bye-bye! Bye-bye!